Reaksyonan po natin ang balita. Una, ito pong pahayag siyempre ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos kung saan nililinaw din po ng ating Secretary of Justice sa kasalukuyang kung ano ba ang posisyon ng ehekutibo o ng ating mahal na Pangulo, considering siyempre ng ating Pangulo ang chief architect sa ating foreign policy. Dito po sa balita, nagpahayag po ito pong si Justice Secretary Remulla na pag-aaralan po ng ating gobyerno kung tayo po ba ay babalik sa ICC. Ayon po dito, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla on Friday said the Philippines' possible return to the International Criminal Court required serious study. Pag-aaralan po ng ating gobyerno. Ayon po in particular kay Remulla, di na tayo dapat padalos-dalos. Yung ating pagkabansa ay magkakabahid. Ayan po ang pahayag niya. Dinagdag pa niya, we have to look up our direction, our image, our identity seriously. Di tayo pwedeng patalon-talon lang, padalos-dalos. Di porke sinabi ng mga kongresista sa kanilang mga resolusyon na dapat tayong kumilo sa isang direksyon e nangangahulugan na yon ang ating gagawin. Kasi alam nyo mga tol, nagugat ito sa resolusyon na ipinasadyaan po sa Kongreso. Una, nung nakaraang taon, pinangunahan po ng Makabayan Block party list sina Arlene Brosas, Raul Manuel at saka itong si Franz Castro. Sila na lang po yung natitirang Makabayan Block party list dyan po sa Kongreso. Tapos, nung nakaraang araw, nagpasa po ng resolusyon ang isang kongresista mula po sa Manila, si Congressman Abante. At para po sa kanya, panahon na daw po para ipakita natin sa international community, particular sa International Criminal Court, na tayo po ay sumusunod sa karapatang pantao. At nag-a-agree po siya sa layunin ng marami ngayon na makapasok ang ICC at sa ganon maimbestigahan ang di umano'y karahasan paglabag sa karapatang pantao noong panahon po ng Duterte administrations. Pero ang mahirap kasi dito, may mga fundamental questions ika nga ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat masagot at malinaw dahil soberan niya po ang pinag-uusapan po dito. Walang sinumang bansa ang dapat nagdidikta sa Pilipinas kung ano ang dapat po nating gawin. Katulad nung pinanood po natin sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, meron po tayong mga police, law enforcement agency na pwedeng mag-imbestiga at kayang-kaya daw po nila yan. Kailangan lamang, syempre, merong mga complainant na maaaring mag-surface at nung sa ganun makapagpatuloy. Partikular yung tinatarget po nilang individual kung dapat ba itong imbestigahan, walang iba kung hindi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, bigyan po natin ng mas malamilim na pangunawa. Ano ba ang International Criminal Court? Ano ba ang nagagawa nito? Kailan ba tayo naging miyembro nito? Kailan tayo bumaklas dito? May pagkakataon pa bang tayo'y makabalik dito? Yan po ang ating re-reaksyonan sa balita na isinir siyempre ng TV5 sa kanilang YouTube channel at pakinggan po ninyo si Ed Lingaw. Ito po si Ed Lingaw, pakinggan po natin. Sa totoo lang, kung merong sagot na medyo nakakainis, yun po yung sagot na pag-aaral natin yan. Sa pananong kasi ng marami, yan ang sagot na medyo dekahon at wala naman talagang laman. Pero nung tanungin ang Pangulo kung babalik ang Pilipinas sa ilalim ng International Criminal Court, ay yan mismo ang sagot. Aba, headline yan. Ang sabi kasi ng Pangulo, should we return under the fold of the ICC? That is again under study. Dagdag pa ng Pangulo. Nako. Mukhang umiiba ang ihip ng hangin ngayon. Kasi dati, talagang tiyak ang kasagutan ni Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang intensyon bumalik sa ICC. Pero wag natin sisihin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Tandaan po natin, siya po ay Pangulo ng isang demokrasyang bansa kung saan ang dapat ang gobyerno ay ang taong bayan. Siya lamang ang nagtitimon ng barko kung saan ang gobyerno ay taong bayan. Ang taong bayan ngayon, majority of us, hinihiling
na magkaroon talaga ng investigasyon doon po sa di umano'y karahasan ng nakaraang Duterte administrations under the implementation nga po ng war on drugs. Kung ano man ang kaparaanan na gagawin po ng ating gobyerno, kung ito ba ay sa local police forces po natin o pagbabalik po natin sa International Criminal Court, siyempre ang magde-decide po dyan ang ating Pangulong Bongbong Marcos at hindi po pwedeng pakialaman ng kahit sino. Linawin lang natin, ang resolusyon ng Kongreso ay hindi po batas. Ito po ay naghihimok lamang sa mga kapwa kongresista na suportahan ang ICC sa ginagawang investigasyon nito sa war on drugs ng Duterte administrations. Pero hindi po yan pwedeng i-impose sa ating ehekutibo at gawin ng ating Pangulo. Si Pangulong Bongbong Marcos lamang ang makakapag-decide kung tayo po ba ay babalik o hindi sa International Criminal Court. Tuloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. Titingnan nila ngayon lahat ng mga options ng gobyerno sa bagay na yan. Bakit po ito malaman? Dahil unang-una ang kanyang predecessor, si Pangulong Rodrigo Duterte, ang nagpatiwalag sa Pilipinas sa ICC noong March 2019. Bakit ba tumiwalag ang Pilipinas? Simple lang ang kadahilanan. Kasi iniimbestigahan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte noon para sa mga paglabag di umano sa karapatang pantao, hindi lamang nang siya ay Pangulo, kung hindi pati nung siya po ay mayor from 2011 diyan po sa City of Davao. Kung hindi tayo nagkakamali, tama ano? Mayor ba siya noon o vice mayor? Basta sila po yung nanunungkulan ang mga Duterte diyan po sa City of Davao. Kasama po yon sa mga iniimbestigahan ng International Criminal Court. At dahil lumalakas na nga po ang panawagan ng international community noong mga panahong iyon, ang naging solusyon ng Duterte administrations ay bumaklas sa International Criminal Court. Kailan po yon nangyari? 2019, Marso. Tuloy po natin ang balita. Kinematapos i-anunsyo ng ICC ang imbestigasyon laban kay Pangulong Duterte para sa charge na crimes against humanity. Pangalawa, si Pangulong Marcos ay tumakbo sa ilalim po ng Unity Coalition kasama si Sara Duterte, ang anak ng dating Pangulo. At pangatlo, noong Agosto 2022 lamang, malinaw ang bitaw ni Pangulong Marcos. Wala po siyang balak ibalik ang Pilipinas sa jurisdiction ng ICC o papasukin ng mga imbestigador ng ICC dito sa Pilipinas. Kaya't ang tanong ngayon ng marami, bakit biglang sinabi ng Pangulong Marcos na pinag-aaralan nila ang pagbabalik sa ilalim ng ICC? Simple lang ang sagot. Kasi ang lakas ng panawagan ng taong bayan. No? Maaaring magkakaiba po tayo ng paniniwala sa pagbabalik ng ICC dito, pero hindi maikakaila na napakalakas ng panawagan ng taong bayan sa ICC ngayon. Kaya bilang Pangulo ng Pilipinas sa isang demokrasyang bansa, dapat pakinggan ng Pangulo ang panawagan ng taong bayan. Pero hindi naman siya pwedeng basta-basta na lamang umayon sa panawagan na yan. Kaya kinakailangan pag-aralan po ito at ganun po ang ginagawa ngayon ng ating gobyerno. Nagkamali kaya ang Pangulo o nagkamali tayo ng pandinig? Pero may pahabol ang Pangulo na lalong nagpalito sa marami. Ang sabi ng Pangulo, hindi pa rin tama na banyaga ang magdidikta kung sino ang aarestuin o ikukulong. Kung sakali kasi, isang sintomas lamang ito ng nagbabago mga alyansa sa ating politika. Sa Kongreso nito lamang nakaraang linggo, biglang pinag-uusapan ang posibilidad na payagan ng ICC na pumasok sa ating bansa, bagay na halos imposible dati. Balikan lamang po natin ang mga pangyayari at ang mga pwedeng mangyari. December 2000, pumimang Pilipinas sa Rome Statute ang tratado na bumubuo sa International Criminal Court. Agosto 2011, niratipika ng Senado ng Pilipinas ang Rome Statute. Matapos po nito, ang Pilipinas ay napasa ilalim na po ng jurisdiction ng International Criminal Court. Marso 2018 naman, formal na sinabihan ng Pilipinas ang ICC na aatras na ito sa Rome Statute. Ayon po sa Article 127 ng Rome Statute, maaaring mag-withdraw ang isang bansa matapos magbigay ng written notice sa Secretary General ng United Nations. Ang withdrawal na ito ay magiging formal matapos ng isang taon. Ayon din sa Article 127, ang mga nasimulan ng imbestigasyon ay hindi ititigil dahil lamang sa withdrawal ng isang bansa. Ano pa
'yon ang pinakamahalaga na dapat malaman ng taong bayan nito. Ano? Yung mga nagawa di umano na paglabag sa karapatang pantao nang hindi pa nagwi-withdraw ang Pilipinas. At meron na pong desisyon diyan ang Korte Suprema kung saan constitutional ang ginagawa daw po na pag-iimbestiga ng International Criminal Court sa mga panahon na tayo po ay miyembro pa ng International Criminal Court. Ano ngayon ang maaaring mangyari sa hinaharap? Hindi po natin alam. Lahat po yan nasa kamay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano naman ngayon ang mga reaksyon? Partikular ng mga maaaring makulong kung sakali na ito po ay makapasok muli dito po sa Pilipinas. Ayon po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, matindi ang kanyang paninindigan, siya po ay hindi magpapasakop sa ICC. Tanging local court lamang at law enforcement agency po natin dito sa Pilipinas, magpapasakop itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Vice President Sara Duterte nagpahayag po ng kanyang saloobin hinggil dito. At hanapin po natin yung balita. Hindi ko po na-prepare dito pero iaalala ko na lamang sa aking pagkakatanda. Sabi po ni Vice President Sara Duterte sa kanyang interview, unconstitutional ayon po sa kanya ang pagpasok ng ICC kung ito po ay makakapasok dito sa Pilipinas. At naniniwala po siya na fully functional ang criminal justice system kaya hindi po kinakailangan ng ICC dito sa Pilipinas. Pero ang pinaka-interesting na maganda po din nating reaksyonan, syempre ang mahaba na pahayag nito pong si Senator Bato de la Rosa. Kung matatandaan po ninyo kasi, si Senator Bato de la Rosa ang nagpasimuno. Siya po yung brainchild ng tinawag na Project Double Barrel. Alam nyo po ba kung ano yung Project Double Barrel? Inabot ko po ito, pulis pa po ako noon, bahagi po ako ng tokang. Ang Project Double Barrel po ay dalawa ang approach. Naituro na po natin ito sa mga nakaraang live streaming natin pero uulitin po natin ngayon. Yung upper barrel, ito po yung neutralization of high value target, either arrest or neutralizing the drug suspect or drug personality. High value target. Ibig sabihin, mga drug lords, mga malalaking individual kapag ka ang pinag-uusapan ay illegal na droga. Yung sa lower barrel naman po, ito po yung Bisayan word na tinawag pong tok-tok-hangyo o sa madaling salita, tok-hang. Ang ibig sabihin po nun sa Ingles o Tagalog ay to knock and plead or himukin ang mga drug, ang mga individual associated with drug problems. Mga users, kahit pusher, kung wala pang kaso at hindi ka naman nahuli sa akto, hinihimok pa rin pong sumuko. At marami naman po ang sumuko nung panahon na yon. Pero ang hindi po maikakaila ay ang sobrang daming napatay dahil po sa drug war. Ayon na rin mismo sa datos ng Philippine National Police, mahigit po sa 6,000 operations or personalities ng police operation ang namatay. Iba pa po yung mga tinatawag na EJK o yung mga namatay na di umano'y related sa drugs. Kaya talagang si Senator Bato de la Rosa hindi po maaaring maligtas sa investigasyon ng ICC. Ano naman po ngayon ang pahayag nitong si Senator Ronald de la Rosa? Ayon po sa kanya, eto pong si Senator Ronald de la Rosa ay handa. Sabi niya nga, pwede siyang sumayaw, pwede siyang kumanta, anything. Handa po siyang harapin ang mga bagay-bagay na inaakusa sa kanya. Pero dapat dito daw po sa Pilipinas at hindi po ang International Criminal Court. Meron pa nga po siyang pahayag sa mga nakalipas na interview na kung meron daw pong bayag ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, sorry for the word, sa kanya naman po nang galing yon. Paninindigan daw po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang mga unang pahayag nito na hindi po tayo babalik sa International Criminal Court. Panoorin po natin at pakinggan po ninyo ang mga pahayag po dito nitong si Senator Ronald de la Rosa. Ay, wala tayong audio. Yeah. I should be ready.
for any eventualities, because the political situation in the Philippines is very, very, very fluid. So I have to be ready. Ready na po kayo? No. You're ready. Huh? Ready. For any eventuality. Ready. When I say ready, ready to fire, ready to speak, ready to sing, ready to dance, ready lang. Anong gawin natin? Ready? Ha? Huh? Ready to face. Well, as I've said, I am willing to face Filipino courts. I'm willing to be tried by a Filipino court. But by a foreign body. But by a foreign body, I'm not willing. I'm not willing. I'm not willing. But, didinig po ninyo ha, at napapanood po ninyo, pagka foreign body, ayaw niya. Di siya willing. Pero kung dito sa Pilipinas, eh more than willing daw po siya. Tuloy po natin. It is not an indicator that lalayasan po kayo. Ha, baka sabihin niyo, oh, sisibat na si Bato, hindi ako lalayas. Harapin ko yan. Pag sinabi, sinabi ng ating gobyerno, sinabi ng ating korte, oh, Bato, harapin mo yan. Dito ka sa amin humarap. Then, haharap ko. Harapin ko yan. Walang wheelchair, walang neck brace. Sila pakakargahin ko. Nauso kasi yung wheelchair at neck brace sa dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo eh. No? Nung napagkasuhan siya noon, panahon ng Aquino administration, biglang na wheelchair, biglang nagkaroon ng neck brace. Nung naupo ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at na-acquit na siya sa kaso, eh, wala pang isang araw, wala ng wheelchair at wala ng neck brace. Tuloy tayo mga tol. Kung gusto nila, sila pa kakargahin ko. Well, the president is the chief architect of foreign relations, foreign policy. So, it is under his discretion, within his discretion to do that. He can do that. Are you surprised na this seems to be backpedaling from his original position na isa adamant against the investigation of IC? Although sinabi niya kanina, sabi niya dapat yung issue ng jurisdiction, dapat yan masagot. Kasi for him, dapat hindi nakikialam yung... Ulitin po natin ha, yung naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos para mas magkaroon tayo ng konteksto. Diyan po sa sinasabi o tinatanong po ng reporter. Ito po yun. Panoorin po natin muli mga tol. Yan. PC para ma-push through daw yung probe. What do you think of this, sir? Well, this is not unusual. But, it's really a sense of the House resolution. And it's this, the sense expressing or manifesting the sense of the House that perhaps it's time to allow or to cooperate with the ICC investigations. But as I have always said, there are still some problems in terms of jurisdiction and sovereignty. Now, if we can solve those problems, then that would be something else. But medyo fundamental yung mga question na ganun eh. Because if you're talking about the sovereign jurisdiction of the ICC, especially since we have withdrawn from the Rome Statutes a few years back, that brings into question whether or not this is actually possible. There is also a question, should we return under the fold of the ICC? So that's again under study. So we'll just keep looking at it and see what our options are. Simple lang para sa akin, simple lang naman yung issue niyan eh. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sinong aarestuhin ng pulis natin, sinong ikukulong ng pulis natin. Hindi naman siguro tama yun. Dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. May pulis naman tayo eh, may NBI naman tayo, may DOJ tayo. Eh, kaya nila yung trabaho niyan. And that's really where the conflict is. Napakinggan po ninyo ha, ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ngayon, ang hirap sukatin.
ng desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos kung mananatili ba tayong backlash sa ICC o manunumbalik po tayo. Pero ang kasiguruhan, malakas ang panawagan ng taong bayan ngayon na magkaroon ng investigasyon sa di umano'y karahasan noong Duterte administration, particular sa war on drugs. Ano ang particular na reaksyon diyan nitong si Senator Bato doon sa particular na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa interview kahapon diyan po sa City of Tabi? Foreign entities din sa investigation and prosecution ng mga kaso dito sa Philippines. That should be the case. I agree with him. Pag sinabi niya yan, hindi ko lang narinig ha, yung kanyang statement. Busy kami dito. I agree with him na dapat hindi sila makialam dito sa atin. Well, again, we have to respect whatever the decision of the president is. Titingnan lang natin what will be the next development. Well, as I have said, that's we have separation of powers. Napakinggan nyo naman, ano? Sabi naman ni Senator Ronald De La Rosa, eh, more than willing siya kung dito sa Pilipinas ang investigasyon. Pero kung sa ibang bansa, eh, ayaw niya. Ngayon, sa personal level ko, mga tol, sinabi ko na ito nung nakaraang araw, ako, hati ang aking paniniwala. Kung ang pag-uusapan sovereignty ng Pilipinas, hindi dapat makialam ang ibang bansa. Meron tayong polyfunctional criminal justice system. Nandiyan ang law enforcement, prosecution, court, community, saka correction. At operational po yan. Walang problema. Pinakamagandang ehemplo sa kasalukuyan ay ang pagkakapalaya pansamantala dito po kay Leyla De Lima, kung saan ito po ay kinatigan ng korte at nakapagpiyansa. Alam nyo, that is an act, independent act of the judiciary, free from ano yung ginamit na termino ng isang political analyst. Merong isang termino na ginamit, na term na ginamit siya, pero di ko maalala bigla. Pero sabihin na natin na parang persuasion o parang influensya. Pero hindi yun exactly yung ginamit na word. Parang influensya ng exe. Kasi siyempre, ang judiciary, although independent yan, may mga external factors na maaaring involved, kaya maaaring nagkakaroon ng decision ito na although naaayon sa batas, but basically, pumapabor sa isang party. Ano, I am not saying na ganun ang judiciary, pero nakita na po natin yan sa mga nakalipas na panahon. Pero sa ngayon, no other than the camp of Leyla De Lima, sinabi na nagpapasalamat sila sa kasalukuyang administrasyon dahil hindi po nito inimpluwensyahan ang judiciary, particular yung municipal, yung regional trial court diyan po sa Muntinlupa City. Isang halimbawa po yan na talagang fully functional ang criminal justice system dito po sa atin at hindi kinakailangan ng ibang bansa para makialam sa affairs po natin, particular sa paglutas sa mga krimen na nangyayari dito po sa Pilipinas. On the other hand, sa personal level ko, ako'y nabibwisit sa mga nangyayari. Kasi ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, dapat ini-enjoy na ang kanyang retirement. Ang masakit, ito'y patuloy na nagsasalita ng mga hindi maganda sa kasalukuyang gobyerno, in particular sa House of Representatives, kung saan ang kanyang anak ay nabibilang at dati din po siyang nabilang dito bilang miyembro ng House of Representatives na tinawag niyang most rotten institution sa ating bansa. At dahil diyan, nakakasira po ito sa ginagawa at sa imahe ng House of Representatives. Hindi naman lahat kasi hindi maniniwala dito kay Rodrigo Duterte. May mga avid followers talaga ito na ang sabihin niya lamang, paniniwalaan na kagad ng mga ito
nang hindi man lang sumasaliksik kung ano ba ang katotohanan. Ang issue ay corrupt daw po ang House of Representatives. Pero wala po itong red flags mula po sa Commission on Audit. At napag-alaman po natin, although kismis lamang po ito, na red flag daw po ang Office of the Vice President dahil po doon sa 125 confidential funds, million confidential funds na nagasta sa loob lamang ng 11 days noong December 2022. At diyan nagsimula ang lahat. Kaya nag-ingay itong si Rodrigo Duterte to the extent na ito'y nanawagan ng civil disobedience by non-payment of tax. Pag kayo'y hindi nagbayad ng tax, tangingot kayo. Ano? Alam nyo, ang hindi pagbabayad ng tax, yan po ay may kaparusahan ng pagkakakulong ng hindi bababa sa isang taon at lalagpas ng 10 taon at meron pong penalty na fine din. Hindi kayo magbayad ng tax, gobyerno ang malulugi. At kapag ka nalugi ang gobyerno, yung government services na sineserve nito sa bawat Pilipino, magkakaroon ng problema. Kaya katangahan kapag kayo'y naniwala kay Rodrigo Duterte sa wag pagbabayad ng buwis. Tapos, inintriga niya pa ang ating Armed Forces of the Philippines. Parang indirect nga sinasabi sa mga ito na mag-alsa sa kasalukuyang gobyerno. Although, hindi niya sinasabi, magpudita kayo. Pero parang ganoon ang sistema. Bantayan daw po ng Armed Forces of the Philippines ang PNP at ng PNP ang Commission on Audit sa ginagawa nito, particular ang House of Representatives. Pero uulitin natin, wala pong red flag sa House of Representatives. Merong red flag ang Office of the Vice President. Paliwanag nyo ngayon, mga DDS, mga Duterte, diehard supporter, ano yung red flag na kinikismis ngayon? Diyan po sa Office of the Vice President, pinagpapaliwanag ang OVP tungkol doon sa 125 million pesos confidential funds. At dahil sa mga pag-iingay na yan, ang taong bayan nagagalit. Kaya ngayon, sa kalahati ng aking paniniwala, ako ay sumasang-ayon na manumbalik ang Pilipinas sa ICC at imbestigahan ang nakaraang administrasyon ni Duterte sa di umano'y crimes against humanity or paglabag sa karapatang pantao ng kanyang rehimen nung siya po ay nanungkulan bilang Pangulo. To be more specific, during the drug war of Duterte administrations. Kayo mga tol, ano ang masasabi ninyo? Gusto nyo bang pumasok ang ICC dito sa Pilipinas muli? Maging miyembro po tayo nitong muli? O ayaw ninyo? Pakicomment nyo na lamang po sa chat area at sa comment sections. Bago tayo pansamantalang mag-iwahiwalay, ay magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout po tayo muli. Maraming salamat sa panonood.